sa Mega Dive sa Gambalit, Malabon City. Kasama natin ngayon yung Ma'am Bruce, June 7. Itong latest na Mammoth Brutus Gen 7 natin. Ayan. See you around, Pagkakeros. Morning po. Morning. Babaybay natin ang buong kike dito sa Gambalit. Papaligiran ng fish pond. Yung nasa kaliwa ko is part ng part pa rin ng Malabon yan. And then itong right side, pagka bumibay pa tayo na medyo malayo-layo, halos ano na, papunta na sa Bando, Bulacan. Ayan. So see you around, Pachaqueros. Yung mga bikers po na kasama natin dito sa Malabon at Nabutas, welcome na welcome po kayo pumunta dito sa Tike. So wala tayong pasabay dito ng mga sasakyan na sobrang luwag na pwedeng makadiskasya sa ating mga bikers. So yun, iniimbitahan ko po kayo dito na pumunta dito. Walang bayad ang pagpunta dito kasi government project to dito sa Malabon. Gusto nyo maka-experience ng sariwang hangin naman nagpapike, punta kayo dito sa Malabon, Mega Dike sa Gambalit. See you around, Pajakeros. Focus muna ako sa Pajak. Pajakeros, isa-isayin natin yung parts nitong Mammoth Brutus G7 Tank Series ng Wata Bike Shop. Ayan, may reviewin natin yung bawat parts niya. As a beginner, hindi ko masyadong kabisado o familiar yung bawat parts talaga ng bawat bike. Kasi first bike ko to. Kasi first bike ko to. Kaya hindi ako masyadong pamilya sa bawat parts niya. So try natin isa-isayin to base dun sa specs na diniskas sa akin ng bike shop. So ito, yung frame niya, mega wide yan. Medium, mega wide frame. So pansinin niyo po yung mismong ano niya,
lay pa yung mga letters niya. Hindi po yung stickers, hindi rin po decals. Naka-ano yan, parang nakabaon po yan sa mismong outer layer ng pintura ng bike. So, hindi nababakbak yung letters at saka yung mga ano niya, icons niya. Itong icons niya at saka itong emblem. Itong emblem na to nakadikit to. Yung mammoth icon niyan. Yung emblem. Saka yung ano na to, yung ilalim nito. Internal cabling na. Medium ang size nito. Medium na mega wide alloy frame. Tapos ito naman pong ano naman nito, yung fork niya alloy sealed na rin. Tawag nila dito is plated tape fork QR. Tsaka nga pala dito sa frame na to, masculine alloy frame ang tawag nila dyan. Tapos ang crankset nito, ang brand niya is Sabertooth. Sealed bearing na rin yan, Halotech crankset 132 135 mm. Ito namang gulong niya, mega wide rims na, no holes. Ang kapal ng gulong is 4.8 inches. I think itong size in diameter is 26 yata, kung di ako nagkakamali. Ang brand niya is Kenda Tire Juggernaut. May nakalagay doon na 30 TPI casing wire bead. Tapos tignan naman natin itong ano na to, yung rear hub. Sabertooth na rin ang brand niyan. Front and back both Sabertooth brand. 6 paws na rin yung ano nito, yung ingay ng mismo, yung tunog ng hub. Cricket sound. Ang sabi nila tunog mayaman daw. Ayun. Medyo may kalakasan ano nito, ipapakita ko rin sa inyo later yung ilakas nung pagka-tining nung ano niya, pagka naka-freewheel yung mismong gulong. So medyo may kalakasan yung sound, habulin ng aso. Saka alam na alam ni Mrs. pagka narinig niya yung gumugulong yung bike ko palabas, alam niya na nagbabike na ako sa lakas ng tunog nung rear hub nito. Tapos nga pala yung cambio nito is 10 speed na. Ang brand nung ano, yung cambio is S-Ride Ride 350 cogs. Tapos with ano na yan, both hydraulic brakes na. Yan, Mammoth, ano, stock yung brand, Mammoth Empire. Tapos may kasama na siyang ano, maliit na bell o pambusina. Kasi ninyo yung grip, stock din po yan. Except dito sa ano na to, sa light, flashlight na to, di po kasama yan. Dito pa tayo nagpapalit ng ano, ng speed. Yan dito. Yung hydraulic brake set niya is 203x100mm rotor. Tapos yung loop bar niya is alloy na rin. By Mammoth Empire din, stock din yung brand ng ano, ng loop bar. Tapos alloy na rin po yung front and back rack. Kasama po yan pagka binili niyo po yung G7. Yan, marami po kayo mabibit-bit dyan sa boat racks na yan. Pwedeng angkasan, pwedeng
lagyan ng mga gamit ninyo. Kasi usually ang design kasi nitong fat bike na to is for ano eh, bike packing. Yung mga dinadala mga gamit pagka nagka-camping or pupunta sa mga forest o nagka-camping tayo. So marami po dyan na ilalagay. Tapos punta naman po tayo dito sa saddle. Stock din po yan, Mammoth Empire soft saddle with handle. Tapos sa ano niyan, ang seat post niyan is Mammoth din, alloy na rin, 400 by 31.6. Saka bago ko makalimutan, ito pala sealed bearing headset na rin. Alloy na rin yung stem niya. Stock din, Mammoth Empire din. Ayun, Padyakeros, kung meron man ako nakalimutan sa parts nung G7, pwede nyong i-comment below. Since baguhan lang po ako sa bike o sa fat bike at saka first bike ko po ito. So, welcome na welcome po sa pag-comment about dun sa mga kulang kong nabanggit sa parts ng bike na to. So yun, Padyakeros, kung gusto niyo bumili nitong gantong klaseng fat bike, kontakin niyo lang po yung ano, yung Wata Bike Shop. So ipo-post ko po sa ano o ilalagay ko po sa description below ng video na to yung details nung store niya. Saka napaka approachable kausap nung may-ari na si Sir Dennis, and then yung marketing nila na si Sir RJ. So hindi kayo mag-hesitate na magtanong about sa bike or ano, kahit anong inquiries regarding dito sa fat bike na to. So shout out nga pala sa inyo Sir Dennis and Sir RJ, thank you sa smooth transaction. Ayan.